Iyon din na naman ang National Commission on Muslim Filipinos sa umunoy diskriminasyon sa kanilang reliyon kasunod ng nangyaring hostage taking sa Campo Crame. Maliban dyan, dismayado rin ang NCMF sa ulat na pinapakain ng karneng baboy ang ilang detainees na labag sa kanilang katuruan. Si Joshua Garcia sa sentro ng balita, live! Aljo, nagdaos ngayong Martes, 11 ng Oktubre, ang NCMF para pag-usapan o ng press conference para pag-usapan ang diskriminasyon para sa kanilang kapatiran, partikular na sa naganap na hostage taking kay dating Senadora Leyla de Lima nito lamang nakaraang linggo. Kinundinan ng National Commission on Muslim Filipinos o NCMF ang nangyaring hostage taking nitong nakaraang linggo sa PNP Camp Crame, kung saan 7 beses narinig sa video ng isang pulis ang mga salitang "yung Muslim" na itinuturing na mapangabusong salita sa lahat ng Muslim. Binigyan din ni NCMF spokesperson Yusuf Mando ang epekto at bakit mahalaga na bigyan pansin ang patuloy na diskriminasyon, partikular sa kanilang relihiyon, na madalas na naiugnay sa mga negatibo at masamang pangyayari sa bansa. Pwede naman silang tawagin mga hostage taker o kaya mga bilanggo o kaya mga pugante o tatakas. Ang paulit-ulit na insidenteng ganito ay nagbibigay ng mansa sa pagiging minority at pagiging mga Muslim. Kung ang Muslim ay nakagawa ng isang krimen, nakagawa ng isang insidente, bakit hindi gamitin ang kanyang sektor o ang kanyang pangalan o ang kanyang estado? Kaugnay ng naturang insidente, Aljo, dismayado din ang NCMF sa mga natanggap nilang hinaing mula sa mga kapwa nila Muslim detainees na pinapakain daw ng baboy na labag sa kanilang pananampalataya at pamantayan ng Quran, na ayon kay Mando, isa rin sa mga dahilan kung bakit nagnais tumakas ang 3 preso sa PNP Custodial Facility. Sa pong binanggit na dahilan nila ay dahil hindi sila binigyan ng kaukulang respeto doon sa kanilang pangailangan. In fact, kung tutuusin mo, according doon sa report na nakarating sa amin, ang mga tumakas na ito ay mga Muslim. Yung ilan sa kanila ay mga balik Islam. Nilinaw din ng NCMF na hindi sila humihingi ng special treatment para sa mga Muslim dahil ang nais lamang nila ay patas na pagtrato maging sa mga kapatid nilang nasa bilangguan. Nabanggit din ni PNP Chief Police General Rodolfo Zorin Jr., Aljo, nung nakaraan na magkakaroon ng advokasya ang mga kapulisan para magkaroon pa ng mas edukasyon o awareness sa mga bilanggo nito, partikular na sa mga Muslim, sa mga karapatan nito. Nang sa gayon ay maiwasan ang pagkakabukod-bukod ng NCMF at pagkakahati-hati ng mga mamamayan sa bansa. Yan muna pinakauling balita. Balik sa iyo dyan, Aljo. Maraming salamat, Joshua Garcia.